Sa pagpapatuloy ng aking pagpunta sa mga sementeryo kung saan ay nakahimlay ang mga sikat na artista, dating mga presidente, mga mayor at mga kilalang personalidad, ay sunod kong binisita ang puntod ng sikat na artistang komedyante at naging konsehal ng lungsod ng Maynila. Si Larry Silva o mas kilala sa tawag na Pipoy ay dito sa Manila North Cemetery nakahimlay. Ating balikan ang kanyang naging buhay noon at sariwain ang kanyang mga naiwang pelikula at malaking naiambag sa pelikulang Pilipino. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe, like, comment, and share. Si Hilarion Cuenca Silva sa totoong buhay o mas kilala sa tawag na Pipoy ay ipinanganak noong October 21, 1937. Siya ay isang aktor, komedyante, boksingero, personalidad sa telebisyon at isang politiko. Si Pipoy ay nagsimula muna bilang isang amateur boxer bago na-discovery at makapasok sa mundo ng pelikula at telebisyon. Nagtrabaho rin si Pipoy bilang bouncer at floor manager sa mga nightclubs. Siya ay na-discovery ng isang direktor na si Felix Villar at agad nabigyan ng pagganap bilang isa sa mga goon sa isang pelikula. Naging simula ito upang makilala at mabigyan pa ng maraming supporting roles si Pipoy. Si Pipoy ay lumabas sa halos 200 mga pelikula. Dekada 60 ang panahon na sunod-sunod ang kanyang pelikulang nagawa na umabot ng 23. Ang kanyang unang pagganap ay noong 1964 sa pelikulang Mga Daliring Ginto na pinagbibidahan nila Joseph Estrada at Amalia Puentes. Nasundan pa ito ng napakaraming pelikula katulad ng Heron Bosabos noong 1964 na pinagbibidahan ni Joseph Estrada. Sa Longa Brothers noong 1965 na pinagbibidahan nila Joseph Estrada, Joe De Castro at Anthony Villanueva. Pistolero noong 1966 na pinagbibidahan ni Jess Lapid. Master Fighter noong 1967 na pinagbibidahan ni Roberto Gonzalez. The Samurai Fighters noong 1969 na pinagbibidahan ng magamang Jun Arestorenas at Robin Arestorenas. Tatlong Patapo noong 1969 na pinagbibidahan nila Max Alvarado, Jun Arestorenas at Johnny Wilson at napakarami pang iba. Dekada 70 ay puro halos pelikulang aksyon ang kanyang nagagawa hanggang sa mga huling taon ng dekada 80 ay nasabak naman si Pipoy sa mga pelikulang komedya. Nagtuloy-tuloy siya sa komedya hanggang dekada 90 na ang karamihan ay isa sa mga sidekick ni Vic Soto. Ang mga pelikulang komedya ni Pipoy noong dekada 80 ay ang Leroy Leroy Sinta noong 1988 na pinagbibidahan ni Roderick Paulate. Me and Ninja Liit noong 1988 na pinagbibidahan ni Roderick Paulate at Aiza Segura. Star Sun Shouting of the Jungle noong 1989 na pinagbibidahan nila Joey De Leon at Rene Requiestas. Karamihan din sa kanyang mga pelikula noong dekada 90 ay bilang sidekick ni Vic Soto katulad ng Okay Cafe Rico The Movie Part 1 noong 1991 at Okay Cafe Rico The Movie Part 2 noong 1992. Kasama rin sila Tweety De Leon, Charito Solis, Aiza Segura at marami pang iba. Ang Kuya Kong Siga noong 1993 kasama sila Paulo Contis at Christine Jacob. Once Upon a Time in Manila noong 1994 kasama dito si Cynthia Laster. Hindi pa tapos ang Labada Darling noong 1994 kasama rin sila Dina Bonneby, Babalu at Nova Villa. Enteng and the Shaolin Kid noong 1996 kasama si Jackie Chic. Ang Tangi Kong Pag-ibig noong 1996 kasama si Maricel Soriano. At Love and Kisses noong 1996 kasama si Bina Morales. Ang huling pelikula ni Pipoy ay noong taong 2001 sa pelikulang Sergeant Isaias Marcos, Bawat Hakbang Panganib na pinagbibidahan ni Jess Lapid Jr. Si Pipoy ay napanood din sa telebisyon kung saan ay tumatak sa mga Pilipino ang karakter niya ditong Pipoy sa comedy sitcom na Okay Cafe Rico na umere ng 8 taon mula 1987 hanggang 1995. Si Pipoy ay pumasok din sa politika at nagsilbi bilang konsehal ng 3rd distrito ng lungsod ng Maynila noong 1995. Taong 1998 ay pasumandaling naging vice mayor siya nang si vice mayor noon na si Lito Atienza ay pumalit sa pwesto ni Mayor Alfredo Lim
upang kumandidato bilang presidente. Sa ikalawa at ikatlong pagkakataon ay muling nahalal si Pipoy na konsehal noong 1998 at 2001 hanggang siya ay pumanaw noong 2004. Si Pipoy ay naratay sa ospital dahil sa sakit sa atay at makalipas ang halos 2 linggo si Pipoy ay pumanaw. Si Pipoy ay isa lamang sa mga magagaling na aktor at komedyante na minahal ng mga Pilipino. Sa kanyang taglay na karisma ay nabihag niya ang puso ng manonood. Ang kanyang mga pelikula ay mananatiling nakatatak sa ating mga puso at isipan. Patuloy lamang na sumubaybay dahil marami pa tayong pupuntahan ng mga sementeryo at bibisitahing mga puntod ng mga sikat. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on the next video. God bless.